Doctor Señor Aguila. Señor Aguila, sumagot ka. Señor Aguila, kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir, uya, rin at tinood. Kanang mga bata, nahambung rin na, sir. Na ako'y witness nga... Ayaw, tudlo-tudlo. Inawag yung mga kamot, inawag kamot. Kamera pwede magtudlo-tudlo, dali. Inawag yung mga kamot. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, ano, inukulunan niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si Senyor Aguila sa mga bata? What's up mga tol? Viral nga ngayon at pinag-uusapan sa social media ang di man ay kilalang Senyor Aguila o hari nga ng Socorro. Nakasan nga ay pinagsasabon at pinaginitan nga ng gusto ni Senator Bato de la Rosa at iba pa ang senador habang ito ay nasa hearing dahil nga sa pinagagawa nitong kadimonyuhan at kahayupan. Lalong-lalo na nga sa mga minor de edad na di man ay ipinipilit niya ngang ipinapakasal. Na kung saan nga ay nabunyag ang kanyang kadimonyuhan at kahayopang ginawa sa kanyang itinayong komunidad ng mga naglakas loob na mga testigo na mga nakaranas at saksi nga sa mga nangyayari sa loob ng komunidad na kanyang itinayo. Pero tila nagmamatigas ito at tikom nga ang bibig at tila puro kasinungalingan nga lang ang kanyang mga pinagsasabi sa loob ng hearing ng kilalang Hari o Senyor Aguila ng Socorro. Na kung saan nga rin ay kinainisan at kinagalit nga ito ng gusto ni Senator Bato de la Rosa at Senator Hontiveros. At narito nga mga tol ang ilan sa mga clips sa naganap ngang hearing at mga pinagsasabing kasinungalingan at pagbunyag ng kadimonyuhan at kahiyupan ng kilalang Senyor o Hari Aguila ng Socorro. Panoorin natin ang clip na ito. Ina-attendance, Your Honor. Barracks, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo. Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin. Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oo. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangan itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na karong bisag 12 na edad, hindi mo sumat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Mr. Chair. Sandi. Haring sa, kwan, Haring Aguila, Haring Skilario. Totoo ba na hindi niyo pinapaaral itong mga bata? Hindi niyo pinapalabas sa inyong kapihan? Totoo ba na ito mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan? Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung anong pinag-umbisya? Ha? Pinag-umbisya, sir. Pag Tagalog ka, kaya hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog, kaya nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamera, sir. Gamera ko mag-Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, ano, kinukulunan niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka na magamit magturo, ha? Sige, please continue. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, huwag man, suot gawas naman ng mga bata, sir. Suot gawas naman ng mga bata, ito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oh. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay kanang abo sa kapihan. O, pwede na sila magawas. Bisag asa na sila pwede magawas. Hindi na tinawag nila kay sulti, sir. Okay, again, I am reminding you. Kay kanang abo. Makinig ka muna. Makinig ka. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo. Kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, Senyor Aguila, kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya, rin at tinood. Kanang mga bata, nahambung rin na, sir.
na apoy witness nga ayaw tudlo-tudlo ay inawki mo kamot inawki kamot kamera pwede magtudlo-tudlo dali inawki mo kamot sige patayin pa rin kanang mga guwan ngang mga bataa nahambog na sir ato nahambog na mga bata na ito nagyayabang lang kay ang pakalanan na si Dilito ha? Ano ano? Ang pakalanan na si Dilito kay narinig siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo, layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ganitong si Kwan? Eh, ang ipasulti si Board Member to Galatida. Eh, mamaya na. I'm just asking you. Anak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, ha? Sir. That goes to everyone here, ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, sir. Hindi ako mag-hesitate, ha? Na ipak-isite kayo ng kontip at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan, ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mong kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami sila, may mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So, sino kayo nagsinungaling na Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil, as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Sino nagsinungaling? Dili mga tuwala sa inyo, aksip kayo, maglag-ulab mo lagi sila. Ha? Wala may gikasali, senyor. Hila binagahong anak. Nag-ninjo sila sir, ilan ang kabugut-un? Dili na pinagbutan ni senyor, labi na naho. Sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si senyor, sir. Si senyor? Senyor Aguila. Senyor Aguila! Sumagot ka! Senyor Aguila! Kinasal mo yung anak ni Janet, Ahok? Kuya, sir. Kuya, di na tinood. Kanang mga bata, naghambugro na, sir. Naapoy witness, nga... Ayaw, tudlo-tudlo ay. Inawki mo kamot, inawki mo. Kamera pwede magtudlo-tudlo, dali. Inawki mo kamot. Sige, patayin, patayin. Kanang mga buwan, ngang mga bataa, naghambog na, sir. Ato? Naghambog na mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakalanan na si Dilito. Ha? Ano, ano? Ang pakalanan na si Dilito kay narinig siya kasuko sa abong grupo, sa bayanihan. Ang layo, layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ganitong si Kwan? Eh, ang ipasulti si Board Member to Galatida. Eh, mamaya na. I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Uya, hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan. Hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung anong pinakumbisya. Ha? Pinakumbisya, sir. Mag-Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog. Eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay rin ako mag-Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan ano, kinukulunan niya. Tanaw na to ang kwanser. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka na magamit magturo, ha? Sige, please continue. Kanang among kwanser, kanang among sa kapihan, suot gawas naman ng mga bata, sir. Suot gawas ng mga bata, dito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oh. So, Renz? Labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo magkalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir. Kay tanan mo sa kapihan, o pwede na sila magawas. Bisag asa na sila pwede magawas. Hindi na tinuod nilang isulti, sir. Okay, again, I'm reminding you. Kay tanan mo. Makinig ka muna. Makinig ka. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag kang magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. Ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling, gusto kong magsalita ka ng totoo.
Okay? So, ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral pwede sa baba? Pwede, pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila magkalabas? Hindi, hindi, hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please. Regardless, ha? Wala akong pakialam sa local politics yun doon. Aray Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics yun doon. Kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika, ang akin dito yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter-affidavit, sir, na ilang record sa school. Hindi, hindi, wala akong counter-affidavit mo. Tatanong kita ngayon dito. Opo. Open, open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan, sir? Yung sinasabi ni Mayor, na mga bata hindi nakakapag-aral at basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandun na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nag-kuan me o gusto me nga makatukod ng eskwelahan. Gumikan kay Angkaladzo ang eskwelahan sa kuan, sa Lanitag. Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa kapihan. Oh, yes, yes, in order. Yes? Oo, oh, nagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Oh, oh. Kanina, strike 1 ka dito. Oh. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike, strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sinasabi natin, ha? Haring Aguila, ayaw kong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto lang namin katotohanan, kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganun. Kaya please lang, magsabi tayo ng totoo dito. Haring Aguila. Ha? Thank you. Senator Risa, please continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Muli, for the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral at sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 4Ps. At isa na po ito na iniimbestiga ng DSWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019, kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa Lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na ginamit na pagkakataon ni na Senyor Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa kapihan. So, Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Coco. So, Coco, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Unsa yung nagian dito sa kapihan? Kanang kuan, kanang masimas na pagkuanan is paksol pa bantayon kay kuan sunod kumanda doon anak mag kuan doon may kanang mag-form sunod mga mag-form mag-masimasimi sunod mag-jacking mag-kuap bangin raksak. Buhangin raksak. Gawa sila, pinapagawa sila ng masi-masi, Your Honor. And then, papaban... Ano yung masi-masi? Unsa man ang masi-masi? Kanang training sa marag pareha sundalo na training. Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad nung sinabi ni Renz kanina. Ano pang naranasan mo, Coco? Pinapabantay sila sa foxhole at may mga formation sila, mga jogging at mga masimasi. Yung management, masimasi, Senator Risa, it's a form of punishment sa military, sa police. Yan sabi niya, masimasi. Punishment in mass, masimasi. So, yung bang nagmasimasi sa inyo, ano yun, mga dating sundalo, dating police?
ang nagmasimasiba ninyo, dati ba kuno sundalo or mga dating police? Dating police? Itong nangundang na police. Ha? Itong nangundang na. Yung nag-stop na police, Your Honor. Nag-stop na police. So, nag-resign na police? Or nag-awol na police? Whatever, basta dati siyang police? Yeah. Na huminto na? Sino pangalan? Anong pangalan? Okay, basta kay police to. Ha? Hindi niya alam, Your Honor, basta police yun. Basta police? Okay, thank you. Salamat kaayo, Mr. Chair. Medyo familiar din sa akin yung term Coco, yung masi-masi, kaya tinanong ko kung yan ba ang sinabi mo, kasi kahit yung late husband ko, PNP, nung habang siya'y nabubuhay. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Quilario, kay Senyor Aguila? Kung sa'yo mong pagkaila ni J. Renz Quilario or Senyor Aguila? Hingon siya na, siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya sa siya ang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, Nina Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Nga nung itakas mo ka sa kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco. Ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po, sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Eh, hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Oh, hindi ko kung ilan sila. Kayo naman kasi po... Bago lang yun po, ang nung una starting until I think only 2023. Pero before that, pupunta naman doon naman ilibing sa barangay Sirin na sementeryo. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos. Dapat alam nyo. Ilan po nakalibing sa sementeryo? Ama, pwede mo Bisaya? Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon ko nga ko, Diyos, dili ta na kumabot sa punto ngayon ni ma'am. 23 years old naman ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karoon ko may buwero po. Oh. Sorry mo. Okay. Pakiulit nga, yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ang lahat. Sige. Kung tinood pa nga nag-ingon ko nga ako'y Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ngani ko, na 23 years old naman ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Baby, ano? Sir. At sa Mr. Chair, umabot si Jesus Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, yes. Kung maaari, yes. Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Katanong lang namin for the record. Mr. Galanida, you were a former, bago ka naging mayor, naging DepEd superintendent ka, am I correct? Yes, sir. So, in fact, you're a doctor of education, am I correct? Yes, sir. So, ganito, yung mga learners ninyo doon, pinuntahan na ng DepEd, dinalahan na ng ALS program, Alternative Learning System, di ba? Para mabigyan ng edukasyon ng kabataan. And yet, maraming hindi nag-abel, tapos huminto. What could be the reason? Bakit hindi natuloy-tuloy? That I do not know, is it sure what happened? Oh, grabe naman natin. Because I isang kapihan lang yun, hindi nyo alam bakit ang mga tao nyo hindi nag-aaral. Hindi namin alam, hindi ko alam until after na we were informed that only 8 survived. That should be your main concern kasi dati kang DepEd superintendent eh. Hindi ako hindi nyo alam. Alam mo, ikaw, tanungin kita, point blank. Bakit kailangan pa ng DepEd magdala ng ALS program doon sa loob ng kapihan? Kasi napakahirap po ang mag-enroll kasi malayo din. How far is the nearest elementary school? Is more than 3 kilometers po. Oh, more than 3? Ako elementary school ako noon sa barangay Batong Santa Cruz, Dapod Luzon. Wala pang chinilas, maglalakad kami 7 to 8 kilometers para mag-aral lang. Ang bata, kapag walang nagpumipigil sa bata, pupunta na eskwelahan yan. Siguradong pupunta yan. Hindi kailangan pupunta ang school doon sa bata. Sila pumunta sa eskwelahan. In your case, ang mga bata ninyo, bakit? Ganun. 3 kilometers lang. Mayor, do that. For me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita. Binabawalan ba yung mga bata na pumasok sa eskwelahan? O hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 1621, vice-presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ang presidente at saka yung mga parasites namin. So sino ang dapat, sino ang nagbabawal pala? Hindi ikaw? Hindi po. O sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang
Alam ko lang po ang mga hindi naman mapiyersahan yung ikaw ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power ha from Kilario at sa iyo at saka yung mga ibang opisyales sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka educated, ikaw yung pinaka dati ka pa ng mayor eh. Tinitawis ka ng mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Eh, hindi mo alam at wala kang pakialam. Ang alam ko po ang kahirapan na kahirapan na magpunta magpaaral kasi po sa terrain ng aming lugar. Hindi niyo binabawalan. Hindi kusang ayaw ng mga bata mag-aral. Sa alam ko po hindi po yung sa alam ko lang po hindi. Sa alam? Sa alam mo hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. Ay, you're telling half truth and half lies ha. Taruhin kita. Laruin natin ito kasi kayo ang policy making body diyan sa kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan yung mag-aral ng mga bata o hindi. Our records will show kung anong pinag-usapan natin. O bakit walang bata nag-aral? Sige nga. Explain to me. It is a natural natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. I don't Iyan ay mga parents ha, doon sa loob may mga parents. I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpaaralin yung mga anak nila. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin yung mga bata. But how come? How come? How can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers na babagtasin or lalakarin kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation. Mr. Chair, please. Yes, go ahead. Meron namang parent po dito. Pwede po po sila mismo magkaon bakit hindi pinaaral nila or hindi nakaaral. Meron namang kaming kasama dito na isang parent, si Fibilina Cumillanes po. Pwede po po payagan makapagsalita para siya mo mismo ang mag-express ng kanyang kung anong tagla ang totoo. Ikaw, parents ka mismo eh. Parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? Opo, iyon oh. mga anak ko po ay tapos na po nag-aral. Bago kasi wala pang kapihan noon. Wala pa. Po. May nag-continue naman po through online. Sige nga, sino yung parent na gusto mong magsalita? Yes, alika, dito para magbigay linaw ka. Bakit yung mga anak mo hindi nag-aral? Halos gabi na. So, hindi kaya ang nangyayari ay pinatigil yung mag-aral yung mga bata dahil gusto nyo silang i-recruit dyan sa Soldiers of God? Nagugulat po ako yung presentation na yan kasi ang marami ng mga activities doon. Ang alam ko lang po ay yung sinasabing Salonera Training Camp. Kasi nag-training kami po para sa cultural presentation. Because sir, we believe, especially during the COVID years, na yung hindi makapag-aral formally, makapag-aral sila informal or non-formal through cultural development. Yan sir, po. Yung maaring may ilan kayong mga cultural activities doon, pero kahit po yung photo na ipinakita ni Chair, na sabi nung una ni attorney ay cultural event, ay lumabas na flag ceremony. At bakit po kayo magugulat dun sa presentation? Eh mismong yung mga nagtestigo mula sa Aguila, mula sa Agnos, yung isang kababaihan din dito, may marka sa kamay ng mga miyembro ng Soldiers of God. At sabi nila pati yung ilang matatapang na mga bata sa fetus, 7 to 8 years old, eh may ganung marka. Kumbaga, nasa sariling katawan ng pruweba ng pagde-deploy nila dyan sa iba't ibang level ng Soldiers of God para busy sila at pagod, sabi Nina Mayor yata kanina, mula madaling araw hanggang gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh, tinatrain po sila bilang Soldiers of God. Gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh, tinatrain po sila bilang Soldiers of God. Overloaded yung schedule ng mga bata. Kung yun ang totoo, yung presentation na yun, overloaded. Hindi na, sabi ko po, nagulat po ako kung saan siya nagkukuha doon. Huwag ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na na-rescue. Really? Hindi man yan gawa-gawa nila, hindi man yan imbinto nila. Nagagaling doon sa mga bata na nagsasabi kanina. Yung galing sa kanila. Tapos ikaw ngayon, nagulat ka na may ganyan pala schedule. So sino gumagawa ng schedule kung nagulat ka? Sino gumagawa niyan? Kasi wala kaming schedule ng ganun ka-kaitik schedule. Sorry, Mr. Chair. Okay na. I mean, ang hirap po talagang ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napaka-detalyado, tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga sinight po kayong apat in contempt kanina ng komite. Sakit po isipin na parang hiyosgahan na po ako ng lahat.
Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Taro, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Ano nangyari dito sa iyo? Ginagamit ka lang na figurehead diyan. Tapos nagasalo ka sa lahat ng problema. Wala ka palang ano ba? Bakit po, sir, your honor na... Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. Dahil po ni Rosalina Tarok. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na mayroon kang powers. Bakit ka ikaw napili ni the late Tarok, yung lula ni Atty.? Yun nga, yung hindi ko alam, bakit ako yung... Ay, tanungin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gaganoon ka lang, tutunga nga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka bakit ikaw pinili. Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guwan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po, si Atty. Lang na yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yung... Sa kabata-bata mo, sige magkinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosinti ka. Whereas, nandyan yung mga... Kung sa atin pa sa kuwan, maalam. Mga matatanda na maraming alam, doctor of education, bakit ginawa ang vice president lang? Ikaw, wala pinag-aralan, ginawa ang presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating presidente? Pwede ko mag-bisaya. Sige, sige, mag-bisaya ka. Sige. Muna yung pangutawa nga, okay ba ako sa unsay kuwan ni Rosalina nga nung pinili ko nga ako, usalaman ko kabata, 22 years old mo, 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 22 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Hindi ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao, dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Mayor Honor, may IPM registration kami. Ano? May IPM registration kami. Nagsulti-sulti na unta ko sa IPM registration nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Yung tahod mong ng mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina. Ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina. Ni dahil sa pag... ang tawag niyan? Dahil sa pag... dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung nahong yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan. Ngani, maglisod pa kong dawat ani nga katungdanan ni Your Honor kay usap ako kabataan noon. Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? Dili, waya na, waya ako tawag ka Haring Agila. Waya ako tawag ka na, Your Honor. Oh, waya. Ang tinatawag nila, Your Honor, is Senior Aguila. Ah, Senior Aguila. Sige, o, bakit ka tinawag na Senior Aguila? Kasi yung Senior Aguila is screen name na is As a Music. Composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senior Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag to. Second coming of Santo Niño or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalapat yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music? Kumakanta ka? Opo, opo. Kumukompose. Ah, compose. Mr. Chair? Yes, ma'am. Oras na halos. Ito ha, paniwalaan isang huling pagkakataon na iligtas niyo ang sarili niyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po, hindi po. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galarita kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galarita po, yung ano yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Kung mapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiteng ito.
Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Eh, ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto ganit ko muhuman, mag-eskwila. Huwag ako mag-eskwila. Anong grado mo? Ako, anong high school graduate ako, Your Honor. Second year high school ako, Your Honor. Second year high school? Ako, high school. Gusto pa ganit ko mag-napa ko yung mga pangandoy sa kinabuhi. Ano mo? Ang pangutan ng anong ipili kong presidente sa bayanihan. Kaya nga eh. With the way you speak, hindi ko maniwala na you can manage sa SBSI composed of more or less almost 5,000 people tapos ikaw ang leader. Yes. Juan, anong tawag sa'yo? Haring Aguila? Senyor Aguila, makita mo yung ribulto na yan? Opo. Sino yan? Si Donald Bino Taro po yan. Si Donald Bino Taro. Ang among gituuhan. Yan yung lolo ni Atty. Lolo ni Atty. Yung founder ng among gituuhan sa Tibuok Socorro. Yung founder. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahirap. Mag-organize through bayanihan at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kami issue sa kanila. Ang issue lang kayo ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa Kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape at pinipilit mo na mag-sex sila. At kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo at meron mga report ng mga yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, huwag nagpailap kung nga Santo Niño. Dili, may mga itong Cebu maghalad sa Santo Niño rito. Magsinulog may, mapilmig sinulog sa mga kabataan dito. Huwag naaras sa pihan ng Santo Niño. Ah, sige, hindi ka Santo Niño. Pero, yung magpapakasal sa mga bata ba? Kinakasal po yung mga bata. Waya na unahin mo, Your Honor. Unsa may yung ika... So, unsa may hong kamang kaagan, 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Ngayon sa pampuy, ano naman ang dahilan itong mga bata na magsinungaling? Please enlighten us, bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor de edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Itong mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Pero walang 18 nun. 14 nun, pero minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi, alam mo ah, hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae at pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Babae yun, Pilipino tayo, mahihain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na rin sa salita yung bata dahil bata. Tapos, involving yung kanilang pagkababae na ginalaw, magsinungaling pa yun? Prangkahan tayo, Jirins. Yung ano, Your Honor, tanungin lang po natin yung dalawang bata na si... Abi, pinapasa mo raw na naman doon sa dalawang bata na one boy. Yung nga, sabi nga ng DSWD, hindi pwedeng iharap yun dahil may mga kailangan tayong sundin na batas. So, I think, Senator Risa, So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.